Makakatipid na sana ng kahit papaano sa pamasahe sa Janil na isang manggagawa kung itutuloy ng gobyerno ang pagpapatupad ng fare discount sa mga pampublikong transportasyon. Pero dismayado itong malaman na binawi ng Department of Transportation ang noonang plano. Malaki epekto po yun kung sakaling may balik yung ano. Dahil magkano nagagastos po ano? Dahil sa 200 po kasi 2 commute po ko balikan po . Maging si Raymark ay nanghihinayang din dahil imbes na mailaan na lang si Bangbayarin ang nakuhang diskwento sa pamasahe. Imbes po na sa pagkain po mapupunta yung magiging discount, napupunta po sa pamasahe. Sana po ma-aprobahan po yung diskwento sa pamasahe para makatulong po sa lahat po ng commuters. Si Jomar na isang tsuper ay hindi gaanong umaasa sa subsidiya o ayuda ng pamahalaan. Ganun pa rin naman daw ang kanyang kinikita mula sa pamamasada sa buong araw, may subsidiya man o wala. Mas maganda pa yung tuloy-tuloy yung biyahe namin. Parang ganun pa rin . Parang ganun pa rin ang kalalabasan mo . Maano ka lang . Ayon naman sa Federation of Jeepney Operators and Drivers Association of the Philippines o FEDJODAP, hindi raw kawalan kung hindi maitutuloy ang fare discount na subsidized ng gobyerno. Ipinunto nila kakaunti lang na public utility vehicle o PUV drivers ang makikinabang sa naturang programa. Mapapabayaan lang din ng mga dekadang tsuper ng traditional na jeep na kayod galabaw sa pamamasada araw-araw. Gusto ko lang ipaliwanag sa inyo, ma'am, no, kung bakit po kami tumututol dyan sa fare discount na yan, lalo-lalo na po sa ng public transport, especially sa mga traditional jeepney. Hindi po naman kami kasali dyan sa anong yan. At is pa rin kami. Kaya nga lang, paano kami maapektuhan dyan? Dahil may mga rumuruta ho sa mga ruta namin na mga modern jeepney. Sila po yung magbe-beneficio po dyan. Gusto naman ho natin magkakaroon ng benepisyo itong ating mga mananakay. Kaya nga lang po, mamamatay po yan, yung mga traditional din, na hindi po magbibenepisyo. Gate naman ni Liga ng Transportasyon at Operators ng Pilipinas o LTOP National President Orlando Marquez na tuwing may ayuda ay dapat pantay-pantay sa lahat ng tsuper. Ang aming inaangal dyan, nakikinabang lang yung nakikinabang dyan. Hindi naman lahat kasi wala pang 30% of the total public transport ay na land transport ay nakikinabang diyan sa subsidy na yan. Ang pipiliin din na naman yan na bibigyan, yun lang na naman mga nakapag-modernize. So, paano naman kami? Kung kaya't nararapat lang anya na pag-aralan pa ng husto ng Transportation Department ang tamang programa na makatutugon sa pangangailangan ng kabuuang transport sector. Bagamat malaking bagay sa mga pasahero ang diskwento, ngunit hindi naman gaanong makatutulong sa hanay ng sektor ng transportasyon. Lalo't hindi stable ang pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo. Samantala, una na rin sinabi ng Department of Transportation ang hakbang na ito na pagbawi sa fare discount sa mga public utility vehicle ay para lang din sa kapakanan ng mga tsuper at operator. Kung pasahero, napakaraming pasahero niyan, ano? Millions tayo na sumasakay sa land. Kung ibibigay natin yung discount, napakaikling panahon lang, ubos na agad yun. Upang mas magamit ang inilang pondo para sa Service Contracting Program 2023, ay tanging ayuda na labang ang ibibigay. Ito ay mabibenepisuhan ng mga tsuper ng jeep, bus at UV Express sa Metro Manila at ilang piling ruta sa labas ng National Capital Region. Sa ngayon ay wala pang pinal na detalyo kung kailan sisimulan ang distribusyon ng subsidiya sa mga tsuper at operator. Inatasan na rin ng DOTR ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na ipresenta ang mga naluluging ruta. Wala pa rin inilalabas na kumpletong pahayag ang LTFRB hinggil sa naging desisyon ni Secretary Bautista. Pero sa isang general statement, sinabi ng LTFRB na nasa deliberation stage pa ang draft na memorandum circular ukol sa fare discount. Matatandang base sa DOTR, tatapisan ng 3 pesos hanggang 4 pesos ang pamasahe sa bus at pinag-aaralan pa noon kung magkanong diskwento sa UV Express. Nasa 12 pesos ang kasulukuyang pamasahe sa mga traditional jeepney at inaasang magiging 9 pesos sana sa ilalim ng fare discount, habang nasa 14 pesos naman ang umiiral na pamasahe sa modern jeepney na inaasang magiging 11 pesos na lang kung maitutuloy ang naturang diskwento.